Hello po, kamusta po kayo dyan? Welcome to JoClinic channel. So, sana po nasa mabuti kayong kalagayan, no? Wala kayong sakit, no? Sana po sinusunod niyo yung protocol upang sa ganun hindi po kayo magkasakit. So, mag-iingat po tayo, lalo na yung mga buntis dyan, no? Yung mga madaling magkasakit, mga buntis po kasi sila, madaling magkasakit, no? So, dapat po, huwag natin kalimutan yung mga precautionary measures, no? Or protocol, no? So, ang sa akin po, nandito po ako upang magbigay sa inyo ng dagdag kaalaman about sa... Tcharan! So, ito sa bumpong ito ay... Nire-recommend ako po sa mga buntis at saka sa mga hindi buntis. So, kasi po marami nagtatanong na ano nga ba ang mga sabon namin na pwedeng gamitin po kapag buntis kami. Kasi sabi po nila, meron daw po sabon na hindi po dapat namin gamitin. So, ang sa akin po, kung tatanungin ninyo, so, depende po sa types ng skin nyo yun eh. Kaya dapat po, pwede nyo pong itry lang yan. Pero ang sa akin po kasi, may sabon po akong nire-recommenda, nasubuko na sa mga buntis, sensitive man o hindi. So, kahit nga po hindi buntis, minsan po nakakapag-recommend ako. So, sa akin po kasi, lalo na po sa mga buntis, no? Kasi po sa mga buntis, mayroon pong mga part ng katawan natin na nangingitim. So, like yung mata. Sa mata po kasi, pag nangingitim, malapit na po mga anak yun eh, no? So, sa tiyan, sa singit, sa kilikili, kasi nga po, yun niya, yung linya negra kung tawagin, no, sa tiyan. So, yun. Kasi, sabi po nga nila, kapag po buntis, nangingitim po yung mga nakatagong parte ng katawan natin, no? So, which is true, no? Kaya sa akin po, kapag buntis, nalaman namin na buntis, so, ina-advise namin na gumamit ng sabon na nakakaputi. Safe sa buntis. Nang sa ganun po ay, hindi po masyadong mangitim ang inyong skin, no? So, hanggang hindi na sa buntis po, namin na-advise, at saka sa hindi, na hindi buntis, mga kung ano mga kilala ninyo, pwede nyo itong marekomenda. Ang sa akin po, kahit pag nahanak na po, pwedeng gamitin, no? Kasi nga po, matagal po mawala yung pangingitim ng skin nating mga buntis o kayong mga buntis. Kasi hanggat minsan si ano po eh bago pa na nagbabalik siya normal na kulay 6 weeks sa pagkapanganak, no? So depende na sa pag-a-apply niyo ng sabon, kung matagal po kayo mag-apply ng sabon sa katawan niyo. Pero siyempre pag bagong panganak po ay hindi po dapat matagal maligo, no? So ganun po. So ako po ay nagbigay sa inyo ng tips kasi alam ko marami po nag-iisip kung paano ba. Siyempre, hindi naman sila basta nakakapunta sa derma. So, sa akin naman po, basic lang naman po ito. So, nagsasuggest na po ako ng mga sabon na pang buntis at hindi buntis at sa bagong panganak, no? So, hanggang sa muli po, mag-comment lamang po kayo sa aking channel para sa mga dagdag pang kaalaman o nais nyo pong malaman, no? So, huwag nyo pong kalilimutan ang mag-like, mag-share, at saka po mag-subscribe. So, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Hanggang sa muli. Abangan nyo po ang aking mga next videos. Para sa ganun po ay marami po kayo malaman sa aking ibibigay na tips. So, bye-bye! God bless po. Ingat lagi. Bye-bye!